James Garcia, Romel J. Antinero, Mr. Romel Halili, Mr. Christian B. Villapranca, na patuloy mo po silang samahan at bigyan ng karunungang nagmumula sa iyo. Gabayan mo po ang bawat isa sa kanila sa kanilang pagbibigay ng karunungan sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon at inihahanda mo kami sa mga bagay na ito dahil sinabi mo sa salita mo ang tao ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Nawa ang kaalamang ito ay amin pong maitulong sa nangangailangan ng kaalaman. Pagpalain mo po ang buong araw na ito at ikaw lamang po ang siyang mapapurihan at madakila. Pagpalain mo po ang aming mga mag-aaral, ang aming mga magulang, nabigyan sila ng pangunawa, ng sa ganon ang mga katuruan, ang kaalaman na ibibigay ay hindi po masayang. Salamat po, bigyan mo po rin kami ng maayos na internet connection. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Thank you, Sir Lucky and Ma'am Cecil. And now, let us all listen to our hardworking and energetic assistant to the principal of Senior High School, Sir Rafi D. Maga, for his opening remarks. Thank you, Ma'am. Sa nanay ng ating paaralan, ang ating punong guro, Ma'am Annalyn M. Makasinag, sa ating assistant to the principal from Junior High School, Ma'am Ninita V. Ranyon, sa mga head teachers at subject group heads, group coordinators, sa ating mga magulang nanonood sa FB Live, ganun din sa ating mga mag-aaral, sa ating EHS DRMM coordinator, Mr. Aguido Arinyego, sa ating Brigada Eskwela team, sa pangungunan ng masipag nating Brigada Coordinator, Ma'am Gemma Rubilios, at sa mga pinakamamahalagang tao no, ngayong umaga ang ating mga speakers, sa pangungunan ni Sir Eric James R. Garcia, ating Fire and Medic Administrator, Christian B. Villafranca, Fire Medic Administrator, Emergency and Medical Technician, Romel M. Solon, MMDA, MMEVC, Squadron Position Ground Commander, kay Sir Romel C. Halili, Pasig City Fire and Rescue Unit, at kay Sir Romel J. Antinero, puro sila Romel, ano, tatlo, Licensed International Urban Search and Rescue Holder, isang ligtas at mapagpalang umaga po sa lahat. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating webinar series at nawa, ang bawat paksang tinalakay ay nagbigay sa atin ng kaalaman at karunungan. Kung paano natin bibigyan ng tamang tugon ang mga sakuna, kalamidad at mga pangyayaring di natin inaasahan. Ngayong araw, ating pag-uusapan ay isang paksang nagpatigil sa mundo. Ang paksang nagpantay sa estado ng mayaman at mahirap. Ang paksang kumuha sa buhay ng ilan nating kaibigan, katrabaho, kapitbahay at kapamilya. Ang COVID-19. Bago ako magpatuloy, nais ko pong tanungin ang bawat isa, ano po ba ang naging advokasya mo o naging ambag mo noong panahon ng pandemya? Kung ako ang tatanungin, marahil ang naging advokasya ko ay iligtas ang aking pamilya, kaibigan, katrabaho at maging kapitbahay sa panahong hindi maganda ang panlasa ng aking katawan. Sa panahon nawala ng panlasa, inubo, nilagnat, sinigurado ko na ako'y walang makakasalamuhang tao. Hindi man sigurado na ako'y nagkasakit ng COVID, ngunit sinigurado ko na ang bawat tao na malapit sa akin ay ligtas. Hindi natin natin na tayo ang magiging sanhi ng pagkakasakit at pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. Kasabay nito, ang pagsunod sa health protocol na binibigay ng ating gobyerno. Ngayong bumababa na ang bilang ng nagkakaroon ng COVID-19, iwasan po natin ang pagiging kampante. Hindi po nawawala ang COVID-19. Ito ay magiging parte na ng ating buhay. Nawa ang bawat isa ay makinig at isa puso ang pagtalakay sa precaution on COVID-19, iwas COVID, protection mo, protection ko. Muli po, ano ang naging advokasya mo ngayong panahon ng pandemya? Nawa po ang bawat isa ay mag-ambag. Bilang pangwakas, gagamitin ko po yung nakalagay sa ating program. No?
Ito ay winika ni Antonio Gutierrez, UN Secretary General. We are in this together and we will get through this together. Muli po, isang ligtas, maganda at mapagpalang umaga sa lahat. Okay, thank you po Sir Rafi for your warm welcome to our participants today. Ayan, katulad po nung sinabi ni Sir Rafi, hindi pa po tapos ang pandemya, though medyo lumuwag na po tayo sa mga bata lumalabas, pwede na sila sa mga parks, and then mag-ingat pa rin po tayo. Okay. Next slide, sir. Okay. Let's have a short recap about the previous topics from day 1 to day 4. Day 1, the topic was first aid, buhay mo, sagot ko. Day 2, we have earthquake awareness, duck, cover, and hold. The topics were presented by our alumnus, Sir Eric James R. Garcia. And on day 3, we had Sir Romel C. Halili. He discussed fire safety and fire prevention. He was sunog sa panahon ng pandemya. And on the 4th day, the topic was flood prevention. Bagyo, bagyo, handa ba ako? And it was presented by Sir Romel J. Antinero. Panoorin naman po natin ang inihandang video presentation ng DRRM tungkol sa mga nagdaang webinars. Naging handa! Mga kalamidad na likas sa ating mundo, napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto. Saan ka pa nakatira, dyan ba ay bumabaha? Tuwig gamot pagkain, tumot pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabibit. At sakaling lumindol o sumabog ang dugka, meron bang matataan ang talayo sa kas... All right, thank you po DRRM team for your video presentation. According to John Kinlan, it is indeed that preparedness is the only way we can combat a natural disaster. Next slide po, sir. It is overwhelming to hear the inspirational message from our very supportive school principal, Ma'am Annaline M. Makasinag. Let us give her a virtual round of applause. Good morning, everyone. Maraming salamat, Mama Rela. Thank you, ma'am.
Congratulations sa ating Brigada Eskwela team sa pangunguna ni Ma'am Gemma Rubilios, sa pakikipagtulungan ng ating SDRR team din sa pangunguna ni Sir Aguido Araniego at of course lahat ng mga head teachers, ating mga ating assistant to the principal, and then ating mga master teachers, subject group heads, ano, mga teachers, parents and students na nandito ngayon. Congratulations po dahil na nasa ikalimang araw na tayo, ano, nabanggit nga kanina, ikalimang araw na tayo sa ating paghahanda, ano. Ito po actually ay bahagi ito ng paghahanda natin sa ating paaralan at bahagi ito ng ating Brigada Eskwela. Kung natatandaan nyo, ang Brigada Eskwela ay ginaganap natin ito noon nung tayo ay nag-face to face pa, ano, mga May, ano, bago mag-umpisa ng klase ng June. Pero ngayon dahil nabago yung pasukan, so ito na, nabago din yung time frame ng ano. Pero ito po ay bahagi ng Brigada Eskwela. Noon pag binanggit natin ng Brigada Eskwela para paghahanda lang ng mga facilities, paglilinis, ano. Pero ngayon po ang paghahanda ay more on the ano, yung kahandaan ng ating mga personnel, ng mga tao, ng ating kasama na ang mga magulang, mga estudyante, mga teachers, ano, lahat ng involved dito sa paaralan. Iyon po ang ating mas naka-focus tayo dun sa paghahanda na yon. Kaya ang ganda po nung mga nabanggit kanina yung mga topic na tapos nang i-discuss, the first aid, earthquake, fire prevention, flood prevention, ngayon naman ay yung paghahanda natin or precaution to COVID, ano, napakaganda ring topic nito mamaya. So ngayon din po napapasalamat ako sa ating mga magagaling na speakers, ano, si Sir Romel Halili, Romel Antanero, si Sir Christian Villafranca, Sir Eric James Garcia, at ngayong araw ang magsasalita sa atin ay si Romel Solon. So makinig po tayo ng mabuti dahil sabi nga, ano, iba na yung handa. Iba na pag tayo ay nakahanda. Maraming iba na ang may alam. Ano? Mahirap kasing malagay tayo sa sitwasyon na wala tayong, hindi tayo nakahanda at wala tayong kaalam-alam kung ano ang gagawin. Ano? So sabi sa dasal kanina ni Ma'am Cecil, huwag tayong mapahamak dahil sa wala tayong alam. So, kailangan talagang tayo ay may alam. No? Kaya maraming salamat sa ating speakers sa pagbabahagi nila ng kanilang mga kaalaman para tayo ay maging handa sa anumang sitwasyon na ating kakaharapin. Ano? So ngayong pandemic, iniiwasan natin yung COVID, di ba? Kaya nga tayo naging pandemic because of the COVID. Although tayo ay nasa level 2 na, ano, medyo nakakaluwag na tayo ngayon, pero huwag nating alisin, ano, sa ating isipan na nandyan pa rin ang COVID, no? Yung kahit ako nga sabi ko, kahit alisin na yung sabihin nilang huwag na tayong maglagay ng facial shield, pero personal protection natin 'yon. Dapat alam natin alin mga lugar na dapat talaga naka-face mask and face shield pa rin tayo. Hindi nawawala ang COVID. Hindi lang tayo siguro nagiging natatamaan ng mabigat because tayo ay mga vaccinated na, ano? Pero so ayan, kaya mamaya makikita tayo mabuti ano pa ang dapat nating gawin kahit tayo ay nasa level 'to na ng ating pandemic, ano? So ayan po, maraming salamat sa ating mga tumulong dito sa ating webinar para tayo ay maging handa. So muli po, ligtas na umaga sa ating lahat at magandang umaga. Okay, thank you po Ma'am Anne for your reminders na kahit level 2 na tayo, kailangan pa rin natin mag-ingat. Next slide, sir. Okay. The presentation for today is all about precaution to COVID-19. Iwas COVID, protection mo, protection ko. But before we proceed to the highlight of this event, let's have first an overview about the previous topics we had from day 1 to day 4. To give us a short recap, may I call on ang mga matitipuno na modern heroes natin na sila Sir Eric James Garcia, Sir Romel J. Antinero, Sir Romel, si Halili, and Sir Christian V. Villafranca. Sir Eric. Good morning po. Good morning. Congratulations po morning. Sa kompleto ng ating webinar.
Magandang umaga, Ma'am Makasinag. Good morning po sa inyo lahat, mga teachers, parents, and students na dito. Okay. So, overview tayo. This is the chance dun sa mga hindi nakapanood ng mga unang webinar series natin. So, bibigyan ko lang ng hapyaw at buod na buod lang dahil ang COVID-19 ang ating topic for today. So, this is your chance, guys, para i-overview natin or recap natin yung mga ating na-discuss nung mga nakaraang webinar. Okay po. Next slide, sir. Okay, so first aid. First aid is help or given to a sick person or accidentally involved person na involved sa aksidente until the help arrives. Okay, sir, next slide po. So yan nga, help given to a sick or injured person until full medical treatment is available. So may mas maganda nang may gawin tayo habang wala pa yung ating mga responder para by turnover natin sila ng maayos at at least nagawa natin yung first aid. Okay. So ito ang lagi natin tatandaan sa first aid, yung Dr. ABC na Dr. Cab na ngayon, binago na, no? Pero yung basic pa rin ang tinuro natin para mas madaling tandaan. So D for danger, we look for danger before we approach the injured person or the patient. Look for danger, baka may mahuhulog, baka nasa sunog siya. Hindi natin pwedeng hatakin yung pasyente na baka may fracture kasi, ganyan, suspected fracture. So look for danger muna before we approach. And then R for response. Response is yung titignan natin kung responsive ba si patient. Recall lang tayo, tap on shoulder, di ba, guys? Tap on shoulder. Sir, are you okay? Ma'am, okay ka lang ba, kuya? Manang, okay ka lang ba, manong? Para makita natin kung responsive si patient, okay? And then, that's the dot to call for help. It's either you ask someone, sir, pakitulungan po ako, pakitawagan po ang 911. Pakitawagan po ang C3 or pakitawagan po si Sir Ariniego. Yan. Ang ating C3 telephone number is 02-8643-40. Yan po ang pinakamabilis dito sa atin sa Pasig. Dahil kung mag-911 ka pa, national po yan, ganun din ite-turnover din nila yung tawag sa ating Pasig Command Center. Alright. Then ABC, we check for the airway. Baka kasi na-choke yung tao, kaya siya hinimatay. Tignan natin kung may foreign object sa bibig. Tanggalin muna natin before we proceed. And then B, breathing. We check for breathing, di ba? Itong ating tenga, idikit natin ng konti sa ilong ng pasyente. Tignan natin. Pakiramdaman natin kung humihinga siya. Rise and fall ng abdomen. Tignan din natin. Kasi yan ang mga madaling signs para makita kung humihinga yung tao or may breathing pa siya. And next to that is C for circulation. C for circulation, we check for the pulse. Ang pinakamabilis is sa carotid part. Dito, yung malaking ugat dyan na nagkokonekta mula sa puso papunta sa ating ulo. Carotid. Alright? And then, kapag ka walang hininga, wala rin pulso, we go to CPR. Next slide po, sir. Okay, cardiopulmonary resuscitation or CPR is a life-saving technique that's useful in many emergencies such as heart attack or near drowning. Okay, so as we check the ABC, the airway, the breathing, and the circulation, it's all negative. CPR na po tayo. That's 100 to 120 compressions or yung pag-pump natin sa heart ng patient sa isang minuto. 100 to 120 compression per minute. Okay? And then 2 inches ang lalim ng ating pag-compress. Tandaan po natin yan. 2 inches to 2.5 inches deep ang ating compression. And 100 to 120 compressions per minute in the rhythm of the song Staying Alive. Everybody knows the song Staying Alive. I will sing it to you. Ha, ha, ha. Staying alive, ha, 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 staying alive. That's the song, or
Siguro naman, alam nyo yung kantang Baby Shark, no? Baby Shark, do-do-do-do. So, pwede rin gamitin yon. That's the rhythm. 100, 220 compression. 2 to 2 and a half inches deep ang ating pag-compress sa patient. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo. Wala tayong rescue breath. Basta compression lang dahil pandemic ngayon, bawal mag-mouth to mouth. Compress lang po tayo ngayon. Okay, sir. Next slide. Ayan, push hard, push fast in the rhythm of the song, staying alive. So, yun lang. Kapag kasinunod mo si Staying Alive or si Baby Shark, sigurado pasok yung 100 to 120 compression sa iloob ng isang minuto. Okay, sir. Next slide. Okay, so sa earthquake naman tayo. Tinakil ko noon, bakit nagkakaroon ng earthquake? Next slide na, sir. Ang dahilan niyan ay yung pagbabanggaan at pag-grind ng mga bato sa ilalim ng ating kalupaan. At ang ating earth ay hindi siya isang buo o hindi natin masasabing one piece dahil ito ay para mga puzzle pieces na pwede mong baklasin at pwede mong buuin ulit. At doon sa mga puzzle line na yon o yung mga cutaway lines, doon nagsisimula ang mga fault o yung pagbitak-bitak ng ating mga lupa. Hindi natin pwedeng alisin ang init ng mundo sapagkat ito ay mamamatay at mawawala rin tayo sa mundo, no? So kailangan din natin 'yon, 'yun ang balanse ng ating earth. At ang earthquake, dulot ng kanilang pag-grind ay hindi rin natin maiiwasan. At ang masakit pa diyan, hindi natin mapipredict kung kailan siya mangyayari. So it's better to be always prepared. Katulad nung sinabi ko nung una at sinasabi ulit ng ating mga teachers at paulit-ulit na sinasabi sa mall, sa radyo, sa TV, sa social media na talagang kailangan nating maging laging handa. Okay, next slide, sir. All right. So, yung pagkakaiba ni magnitude and intensity. Si magnitude, halimbawa 6.0 magnitude, lumindol, yun na yun, no? Yung intensity, pwede pa siyang magbago-bago, depende sa area o depende sa epekto ng pag-uga sa mga tao or sa facilities or sa mga building, sa mga bahay, yan. So, yung pwedeng 6.0 ang magnitude, pwedeng 8.0 ang intensity. So, pwedeng magkaiba sila. Depende pa yan sa lugar. Halimbawa, dito lumindol sa Pasig, maaaring mahina lang ang lindol dito, pero dito ang sentro ng ating lindol, maaaring mas malakas pa sa Pampanga na malayo sa atin. Bakit? It varies kasi nga dahil sa paggalaw ng mga bato sa ilalim at saka yung range ng pag-uga, di ba? Maaring konti lang dito, dun malakas umuga sa malayo. So, magnitude and intensity, yan po ang pagkakaiba. Tapos dito, sinabi, yung focus, yun yung sa ilalim ng lupa at sa ibabaw nun ay epicenter, kung saan yung sentro ng bagyo. Dito sa focus nangyayari yung talagang banggaan at pagkikiskisan ng mga bato. At kapag ka nag-radiate yung vibration nun, aalog din yung ibabaw, which is the epicenter or the center of the earthquake. So, yun po yun, ha, ang pagkakaiba ng mga yan. Okay, next slide, sir. Okay, so fire and safety. Pasensya na po, wala si Mr. Romel Halili ngayon dahil po siya ay naka-duty sa fire and rescue sa Pasig. May tasking po sila, kaya ako na rin ang magtatakil or mag-re-recap ng diniscuss niya tungkol sa fire safety. Okay, sir, next slide po. Alright, so ang tamang paggamit ng fire extinguisher. Okay, sir, next slide po. Okay, so sa family plan para sa fire safety natin, sa bahay or sa school or sa building, sa trabaho, kahit saan man, mas maganda kung mag-install tayo ng mga smoke alarms para early detection kung meron tayong sunog or wala. Identify escape routes kung nasan ka man, nasa school, nasa bahay, asan ba ang pinakamalapit na exit, asan ba ako pwedeng tumakas kung sakaling magkasunog.
So hanapin natin agad, lalo na sa school, no? May mga emergency exit tayo dyan. Aralin na natin the first day of school. Kapag na nangyari ang sakuna or sunog, ano gawin natin? So, or ano ang way natin, way out para takas tayo dun sa sunog. Okay, practice the plan katulad din nun. Same lang kung saan tayo lalabas, kung saan tayo magiging safe, no? Kasi baka matrap tayo, at least alam natin kung saan yung mga daan at lagusan. Practice alerting family members. Okay, sa pamilya. So, kasama na dyan yung mga katulad nung naiiwang sinaing, naiiwang niluluto, electrical, octopus lines, yan, mamaya tatakil natin yan ng konti. So, lagi nating pagplanuhan yan kung anong mangyayari or anong gagawin natin during the fire or pagka nagkasunog. Okay, sir, next slide po. Okay, the fire triangle. Fire triangle consists of heat, fuel, and oxygen. Kapag wala ang isa dito, alin man diyan, hindi mabubuo ang ating sunog, no? So yung heat kasama na diyan yung ating ignition, fuel, these are the burning materials like plastic, wood, paper, yan, yun yung mga fuel natin. Oxygen, that's a normal oxygen na hinihinga natin. Yung nasa atmosphere natin, no? Nasa kapaligiran lang yung oxygen. Kapag wala ring oxygen, wala ring apoy. So, kailangan yung tatlong elemento na yan para mag-start ang isang apoy. Okay, sir, next slide po. Okay, preventing fires. Karugtong tunong kanina, conduct a home hazard hunt. Ano ba yung mga home hazard? Okay, baka meron na kayong mga lumang saksakan dyan na maluwag na. Papalitan na po natin yan, no? Baka mag-cause pa yan ng sunog or apoy. Tapos yung mga switch na naririnig nyo na parang may kumikrik-krik sob, maaaring naglulus na yung mga contacts nyan, palitan na natin. Yung mga hose ng ating LPG, check natin lagi yan. Baka may leak, nginat-ngat ng daga, hindi natin alam na sumisingaw na pala siya, no? And after cooking, we should check, double check, ang tawag namin dyan. Kailangan sarado yung valve ng ating LPG. So, yan yung mga i-check natin. Electric fan na, eto, madalas to, electric fan na yung mahina na yung anak, tapos humihinto ng kusa, tapos lalagyan mo ng langis para umiikot ulit. Delikado na po yan, palitan na yan ng bushing and shafting, or palitan na ng electric fan. Yan po nagmumula ang mga sunog, no? Inspect wood, stoves, and chimneys annually. So, eto, yung chimneys kasi, eto, usually ito sa mga undox, baliwag, Senior Pedro, sarap, no? Hindi pa ako nag-almusal. So, minsan yan ang nagiging cause, yung mga naipong mantika doon, yung usok, no? Kapag nakaramdam yun ng masyadong init, maaari busok at mag-cause din ng fire. Yung mga chimneys. Wala kasing usually chimney sa bahay natin, no? Tapos, purchase only laboratory tested heaters. Ito mga heaters naman yung sa paliligo, di ba? Yung may heater sa Baguio, marami nito. So, check natin lagi yan kasi may mga heating element yan. Meron niyang nichrome wires or filament na nagbabaga kapag nagpapainit siya ng tubig, no? So, we regularly check that. Baka kasi hindi umaagos yung tubig na maayos tapos nag-init siya. So, nasunog yung sarili niya, no? Susunugin niya na yung sarili niya. That will be a cause of fire, no? Check natin yan. Kung meron tayo yan. Keep matches and lighters away from children. So, explanatory, huwag maglaro ng apoy. That's bad. Sa mga bata, lalo na. Check electrical wiring. Ito nga yung sinabi ko kanina. Baka luma na yung inyong mga wires. No? Baka nginat-ngat na yun ng daga kasi nakapasok yan dun sa ating mga kisame. Hindi natin yan nakikita. Better check it with the licensed electrician. Kasi pwede rin yung pagmulan ng sunog. Keep combustibles away from the stove. Okay, so yung mga ating mga butane, lighter fluid, pintura, so anything na pwedeng masunog pag nilapit natin sa mga apoy or sa kalan. Ayan. Next slide, sir. Alright, extinguisher common features. Okay, sir, papindot pa po. Marami yan eh. So, meron tayo dyan, locking pin, carrying handle, operating lever, pressure gauge, label, type. Yung type, basta ABC, yung ABC fire classification, kaya niya. So, chemical, wood,
electrical fire. Ayan, yan yung mga kaya niyang patayin, no? Locking pin, ito yon. Locking pin. Alright? Carrying handle, ito carrying handle niya. Pressure gauge, we always check if green. Tapos, ito yung kanyang lever, kung saan natin pinipindot, no? Lever, ito ibabaw. Ito kasi handle to eh. And then the hose. Yung hose natin, kapag katitira ka sa apoy, base of fire, then sweep, side to side. Okay, sir, next slide po. Alright, ayan yung pass na sinasabi, yung pull the pin. At tanggalin natin yung pin na to. Silyado pa kasi to eh. Ito, tatanggalin. Aim at the base of fire. Aim natin yung hose kung saan ang sunog. Press the lever. Press. And then sweep side to side ang ating hose. Okay. Next slide, sir. Okay, so remember natin yung pass na yun, ha? Pass. Okay, so bigay ko na kay Sir Romel para sa flash flood awareness recap. Hello. Morning po. Sir Eric, rinig ba? Yes, sir, rinig ka po namin, sir. Okay, regarding of the recap for the flash flood, so I'm still, I'm Romel Antinero for the part of the flash flood awareness and recap. Next slide, please. Several factors contribute to the flooding. So the two key elements are rainfall intensity and duration. Okay, so ibig lang sabihin kung bakit nagkakaroon tayo ng baha, flash flood, at ng pagbaha. Dahil lang sa tinatawag natin intensity and the duration. Pag sinabi intensity is the rate of the rainfall. So gaano ba siya kadami? Umambol lang ba siya? Sobrang laki ng mga patak. Pag sinabing duration, siya yung oras or haba ng pag-ulan. Kahit maliliit na patak or ambol lang siya, pero umabot siya ng 3 days, so pwede magbaha sa atin. Okay? May factor din na topography. So pwede magbaha kahit konting ambon lang, pero yung lugar mo talaga, pag sinabing topography is bahaing area. Okay? Because of the soil condition, kung nagtag-ulan na, so miski umulan siya, mabilis tayo magbabaha kasi na-absorb na ng lupa yung tubig. So from the upper ground, so pwede na siya ulit mapuno. Okay? Next slide, please. Be aware of the flood hazard. Flood water can reach high of 10 to 20 feet. Yan po yung experience natin sa Undoy before. So from the record po natin, so umabot talaga ng 20 feet yung tubig na umangat sa atin. Flood can roll boulders, tear out trees, destroy building and bridges, and scourge out new channels. So ibig sabihin, so ganun ka-lupit ang isang flood. Pero mas malupit kasi si flash flood. Kasi siya yung nagki-create ng para itulak, sirain ang lahat ng bagay na meron man tayo. Next slide. Okay, what flooding can do? Content damage, health threat. So content damage, school, furniture, computer. So walang, ang ibig kong sabihin dito is walang pinipili ang tubig. So pag tubig kasi ang kalaban natin, isa sabihin natin okay lang kung manakawan lang, wag lang masunugan. Lagi yun ang katuwiran natin sa buhay. Pero pag nanakawan kayo, galit na galit pa rin tayo. Okay, so almost the same yan kapag sa flood. Okay? Sa flood kasi, sa ayot sa gusto mo, wala tayong paglalagyan. Kahit saan sulok yan, kahit maliit na butas yan, kahit malaki, automatic po yan, ay pwede siyang makasira. Sa health threats, ayan, during the flooded, the health threat to the student and the staff. Why? Because of the contamination of the water. Yung tubig na dumating sa inyo ay hindi nyo alam kung saan siya galing. Secondly, yung tinatawag natin leptospirosis. So yan yung mga dapat natin maging aware regarding of the flood or flooding. Next slide, please.
Okay, what flooding can do? So yan, yung tinatawag nating site damage. So kahit anong ganda ng inyong ginawa or yung construction natin or for the infra, talagang lagi yan sisirain. The structural damage, yung parang pinaka-foundation natin o yung tinatawag natin na pinaka-paa ng isang kahit sa bahay, pwede niyan sirain. Sa saturation damage, yung mga walls, mga drywalls, everything, kahit pato yan, pag tubig yan sinabi natin, talagang pwedeng sirain niya lahat. The utility system damage, so yan, yung electrical wiring equipment can be shorted. So yan, so ganun kalupit si tubig. Kung titignan natin, tubig pinagtutulong natin sa apo, pero si tubig din pala ay napakasama kapag sobrang dami na siya. Next slide. Okay, what do during a flood? This is only a recap na lang. So listen continuously to radio. So always makinig tayo sa radio before, kung ano man, and during, na lagi natin pakikinggan kung ano yung balita, gaano ba kalakas ang ulan, saan ba dadating ulan, gaano tatagal ang ulan. So yon, so lagi nating mag-monitor sa TV or sa radio regarding of the flood or typhoon nagparating sa atin. Tandaan nyo, napakasarap pa nga pag pinag-usapan natin is typhoon. Kasi the typhoon, napipredict kung kailan darating, saan pupunta, saan dadaan. Not like the earthquake, okay? And the fire, hindi natin alam kung kailan yan darating. So at least si typhoon kasi, pwede ka makapag-prepare ng before and during. So yun po yun. Be alert to signs of flooding. So yun, means a flood is imminent of happening in the area. If you live in a flood-prone area or think you are at risk, evacuate immediately, move quickly to higher ground, save yourself, not you belongs. So ibig sabihin, be aware regarding of the flood-prone area. Kung nasa flood-prone kayo, from the barangay, binigyan kayo ng abiso na dapat ganito-ganito. So dapat po makinig kayo kasi in-study naman yan at kung palagi nangyayari sa inyo, dapat alam nyo na rin ang dapat gawin natin. Next. Next slide, please. Okay, what to do during a flood? So follow the instruction and advice of local. So yun, so lagi rin kayo makikinig the same sa radio. So hopefully, na actually hindi ko na rin po nakikita nagagawa ito ulit sa Pasig na dapat may nare-receive tayo na parang text blasting for the whole of Pasig na dapat na ina-aware tayo. So ewan ko kung actually na lately lang na typhoon natin, so wala na rin akong gano'n nare-receive, but on my time kasi nakakapag-text blasting kami kung ano ang gagawin nyo kung may parating na bagyo, kung anong signal na. So yun, hopefully maibalik ulit yun. If-advise to evacuate, so do so immediately. So ibig sabihin, pag sinabihan na evacuate kayo from the advance info, dapat nagpiprepare na kayo. Follow recommendation evacuation route. So yan, regarding of the evacuation route, so sobrang dami, so sobrang halo-halo. So dapat binibigyan na natin ng manage system kung paano gagawin. Like on the school, so dapat pag nagpa dun sa evacuation route nyo, so dun sa proper, dun sa evacuation site, so dapat nakaseparate si first year, second year, third year, fourth year para pag hinanap ng mga magulang, at least alam, nasan po ba yung anak ko? Okay, nasa color green po. Lahat po kasi ng second year high school nasa kulay green. Ano po ba yung anak nyo? Third year po, lahat po ng kulay blue nandun po sa, lahat po ng third year nasa kulay blue. Dapat gumagamit kayo ng ganong system of evacuation dun sa site para kasi yung mga magulang pag nagpuntahan dun sa evacuation, so mabilis siya ma-identify. Hindi yung pinaghahalo-halo natin na estudyante from first year to the senior high school dun sa site. So dapat siya naka-color code or number coding na all first year nasa color yellow. Si second year nasa kulay green. So para mabilis siyang magkaroon kayo ng good coordination and communication for the parents and for the students. Leave early enough to avoid being marooned by flooded roads. Delaying too long may allow escape routes to roads to become black. Sige sir. Slide. Next slide. Okay, what to after? So flood or flash flood, seek necessary medical care, the nearest hospital or clinic.
Okay, lalo na dun sa mga ate, sa mga senior, or kung talaga na sobrang kayo sa babat because of the leptospirosis and the chemical hazard, kung ano man ang meron sa tubig, yung frostbite na sinasabi natin na pwede kayong lamigin. Okay, health neighborhood who may require special assistance. So yung mga kapitbahay natin na dapat natin, baka may maibigay tayong tulong kung kayo yung dinaapektuhan masyado. So don't forget to help to others. Avoid disaster area. So yon. So hamper rescue and other emergency operation. So medyo iwas-iwas tayo kung mabaha pa doon sa lugar na yon. So huwag na po tayo munang pumunta. Okay, next slide. Sir Eric, this video ba to? Yes sir, pero hindi tayo mag-play ng video. Okay. Na lang ako. Okay. With the additional lang po, this is only a recap. Pasensya na kayo. Actually, nasa webinar din ako ng kabila sa OCD. Kaya medyo nagpa-fast track din ang konti. And for the second reminder, don't forget the flooding and the flash flood. Okay, magkakaiba po yan. Pag sinabi kasi flood, yan yung pagbaha ng napakanipis. Pag sinabing flooding, siya yung pagtaas, utik-utik ng tubig or ng baha. Pag sinabing flash flood, yun yung gumagalaw na yung tubig, transfer to the another place or with the current or speed of water. So yung tatlo na yan, ang napaka-importante na dapat, lalo na sa reporting natin, pumahaba sa school ng Cebu High School. Opo, anong klaseng baha? It's a flood, flooding, or with flash flood. So dapat i-identify niyo yun para during the response ng from the local or the barangay, so alam nila na kung flood lang sa inyo. So it's an ordinary flood na tinatawag natin 3 inches, 4 inches, 5 inches, 1 foot, 2 feet. So yung mga ganun. Pag sinabi kasing flooding, so from the 1 foot, as in, umaabot kayo up to 3 feet to 4 feet or with flash flood, na with moving of water. So para at least malaman din po nang re-respond sa inyo kung anong klase ng tubig or ng pagbaha ang nararanasan po natin sa school. So ilan po at magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Sir Eric, go. Okay, thank you po Sir Garcia and Sir Antinero for reminding us ng mga dapat gagawin at magkaroon tayo ng awareness kung sakaling magkaroon ng sakuna. At napaka-importante po naman talaga nito para maiwasan din natin magpanik, kasi once po na magpanik tayo, hindi na po natin maiisip yung mga dapat gawin dahil sa taranta. Okay. Let us now proceed to the main topic, which is precaution to COVID-19, iwas COVID, protection mo, protection ko. According to the Department of Health, as of November 8, 2021, meron na po tayong 64,947,366 total doses administered for first and second dose. Sa kasalukuyan, nagsimula na rin po ang vaccination para sa mga kabataan or students na may edad na 14 years old and above. Our guest speaker for today is a ground commander, EMT-IMT Brigade, Skills Specialty Emergency Medical Services, Emergency Medical Technician, Incident Management Team, USAR. Let us all welcome Sir Romel M. Solon. Good morning po. Kita na ba ako? Yes po, sir. Good morning to our beloved host, MC, and also to our ma'am principal, Mama Kasina. Good morning. Good morning, everyone. To our all students, participants, teachers, parents. Before I proceed to our topic for today, which is napakalaking hamon sa ating kasalukuyan ngayon, ang COVID-19. Let me introduce first myself. I'm Romel Messina Solon, ground commander ng Metro Manila Development Authority, Metro Manila Emergency Volunteer Corps, ng East Quadrant, which is Pasig Marikina, covered by Pasig Marikina, the East Quadrant. At the same time, I'm also the EMS or Emergency Medical
services, emergency medical technicians, and the same time the incident management team on the said quadrant. Okay. Okay, let's proceed now to the dinig po ba ako? Yes po, sir. Okay po. Proceed po tayo ngayon sa ating topic for today, which is ang natin ay iwas COVID, protection mo, protection ko. No, isang napakalaking hamon sa atin simula noong 2020. Hindi ako nagkakamali, March 15 when it was declared in our country, in our island, ang unang-unang pagbibigay ng malaking pasimula o hamon sa atin. So that was March 15, 2020. What is the COVID-19 o SARS-CoV-2 na tinatawag? The first known infection from SARS-CoV-2 were discovered in Wuhan, China. The original source of viral transmission of humans remains unclear, as does whether a virus became pathogenic before or after spillover event. So coronavirus are a group of related viruses that causes diseases, mammals and birds. In humans, coronaviruses causes respiratory tract infection that can range from mild to lethal. No? Dito, kung babalikan natin, ito yung naging malaking hamon sa ating mga medical services, mga doctors, unang-una sa lahat yung first responder. No, naging malaking hamon ito sa kaming mga nasa mga ambulance, no. Ako bilang ambulance crew, sa naging malaking hamon to. So yung sinasabi natin from mild to lethal causes to, no. Medyo malaki. Next slide please. Okay. What are the signs and symptoms of coronavirus diseases? According to World Health Organization, or WHO, the most common symptoms of COVID-19 are fever, tiredness, and dry cough. Few patients experience aches, pains, nasal congestions, running sore throat, or diarrhea. Patients usually have mild symptoms that start gradually. Most patients recovered without needing any special treatment. Only around 1 of 6 patients manifest with difficult breathing and become seriously ill. Next slide, please. So, ayan po yung picture ng coronavirus natin, which is, kung makikita nyo, may mga spikes na dumarating yan until na nakita natin yung the variant, yung kahuli-hulihang variant na nakita, pero hindi tayo pwede magtiwala sa variant, sa spikes din, which is yan yung nagpa-raming masyado sa atin. And then, same time, may mga other study na mga spikes pa rin sa coronavirus na yan, kung saan pinag-aaralan pa. So, may mga nakita pa ulit ng mga specialist natin, mga scientists natin na spikes na sana wag na dumating sa atin. No? Next slide, please. Okay. Batay sa assessment ng ating BERT o Barangay Health Emergency Response Team, no? Binibigay natin dito yung ay maaaring nagre-refer sa ospital kung ikaw ay nakakaranas. No, ito yung sinasabi natin na the first responder, yung Barangay Health Emergency Response Team, kung ano ang ginagawa nila, kung paano may responde sila, kung paano nagkakaroon ng assessment ang ating mga responder bago tugunan. Ano ba yung mga hinahanap kagad dyan? Ano yung mga binibigay? Unang-una, hirap sa paghinga. So once the BERT team of Barangay Health Emergency Response Team or the ambulance crew
O halimbawa sa atin dyan sa Rosario, sa Rosario dyan, no, kapag tinawag nyo sa 161, tama ba ako, 161, no, ang ambulance 161 na Rosario, pag tumawag tayo ng isang cases dyan na sinasabi kagad na meron po rito kailangan. So ano hinihingi namin? No? So tinitignan kagad dyan ay ang situation ng pasyente. Ina-assess kagad natin dyan. Hirap sa paghinga kahit nakaupo yan. So unang tinatanong yan, then the signs and symptoms, gaya na nabanggit ko kanina, inaalam kagad natin yan. Para kung sa ganun, kapag response kagad ng birth team o ng ambulance crew sa pasyente, alam din nila kagad kung ano yung gagawin nila, ano yung proper na sinusuot nila. So mamaya itatahil natin kung bakit naka-astronaut ang gaya naming mga nasa ambulance. Like daw, naka-duty ako. So buti na lang wala pa akong tawag. No? Mamaya, mag-PPE ako pag just in case na dumating may tawag na. So ano-ano hinahanap natin symptoms? Unang tinatanong namin dyan, ito bang pasyente ay may ubo, lagnat, hirap sa paghinga? Gaano katagal na yung ubo, gaano kalalayo ubo? So binibigyan din natin ito ng level. Kung ito ba ay hilo o biglang pagbago-bago ng kaisipan. No? Isa sa sinitignan ng aspeto natin yan kasi maaring isa to sa nagiging simptomas dahil nabalisa o nawawala na sa pag-iisip ang ating pasyente. Yung sakit sa dibdib, yung pagsakit sa dibdib na to, titignan din natin dyan yung gano'ng kahirap o gano'ng kabigat yung kanyang paghinga. No? Upang sa gano'ng pag nag-mouth tayo ng oxygen, titignan kagad natin doon. So, bukod doon sa may pulse oximeter kaming ginagamit, no, mahalaga din yan. Tinitignan natin yan yung oxygen level niya para kung ano yung ibibigay natin liters per minute na oxygen sa ano. Kasi mahirap naman na magbigay tayo ng oxygen nang basta-basta lamang hindi natin na-check kung baya mabloated yung pasyente. Then, siyempre, matinding pagkaantok o matinding hilo na nararanasan ng pasyente. Then yung kulay ng balat. So tinitignan din natin yan kung ano sa mga assessment. So tinitignan natin yan. Next slide, please. So ito po pag yung nasa left ninyo, kung titingnan po natin sa screen ninyo, yung proper using of face mask, lagi natin sinasabi to na isa to sa pinaka importante sa kasalukuyan ngayon yun, no? Importanteng PPE natin, yung personal protective equipment na tinatawag natin, yung papaano natin i-enhance yung pagsusuot ng face mask. The first doon kasi sinabi natin, makapagsuot lang tayo ng face mask, okay na. Pero ngayon kasi sinasabi natin, ibuhol natin yung dulo, gaya neto. So binubuhol itong dulo na to para magkaroon siya ng protection na sinasabi na hindi gaganda kakapasok. Then later on, nung mga nakaraan mga ano natin, binanggit na rin na kung maaari hanggang maaari, doblehin natin pagsusuot ng face mask. No? Kasi hindi natin masyado kabusado kung paano nakakapasok pa rin sa kabila ng pagsusuot natin ng face mask kung nakakapasok yung virus. So, yun ang inaano natin. Paano nga ba ginagamit pagsusuot din ng face mask? So, pagsusuot ng face mask, kung titignan natin, bakit, ano ba yung tamang pagsusuot? Sinasabi kasi lagi nila na kung may kakambal kang cotton, no, kung cotton daw to, sabi nila pa ganyan para madali. Sabi, ang inaano naman namin, ako personally, ginagamit ko is nasa labas yung disposable face mask para siya yung tapon lang ng tapon. If ever na maka-encounter kami ng pasyente, ito kagad yung tinatapon, then naiiwan yung sa amin. Ito pa rin, may protection pa rin kami sa sarili namin, which is naka-double pa rin naman siya.
So, ano ba dapat natin gawin? Clean yung mga basic na tinatawag natin, basic na sinasabi natin, how to use, diba? Kaya sinasabi natin lagi dito yung paghuhugas ng kamay, make sure lagi malinis. No? Isang paalala lang namin lagi dito na sa paghuhugas ng kamay, ito, lagi kinakanta natin to yung happy birthday. No? And then at the same time, kapag nasa travel tayo, kung hanggat maaari na may dala tayong alcohol or hand sanitizer. No? Pero kung ako tatanungin, mas maganda na i-mix nyo yung hand sanitizer at saka yung alcohol. Kasi kung pure alcohol lang gagamitin natin, excuse me, kung pure alcohol lang gagamitin natin, meron dito na side effect, which is nagda-dry naman yung skin natin, the tissue itself is namamatay. So, to maintain the tawag dito, yung oily ng ating balat, so kailangan pa rin meron tayong hand sanitizer. Pero dati pa rin, syempre, masigit sa lahat, meron, yung paghuhugas ng kamay na may tamang soap na ginagamit. Okay? Tapos ina-add rin natin dito, of course, yung face shield. So sa panahon ngayon kasi, yung face shield natin, lalo na ngayon sa level 2, pinag-aaralan nila, tatanggalin ito o hindi. Pero sabi nga namin, mas mainam pa rin sarili natin, na protection na natin ang ating sarili kung saan at kung paano meron na lang tayong kusang loob na pag-ano. Pagsusuot ito para sa hindi natin alam kasi kung sino yung kalaban natin hanggang ngayon. So, next slide please. Okay. Ano ba, the first scenario is when the health system stretch. This happens, examples is a sudden increase of surge in the community as we are seeing right in many countries. As bed capacity sa ngayon, nakikita natin na medyo lumuluwag-luwag na, pero pa rin kahirap mag-endorsement. So, the capacity ng hospitals is almost full or malesser man sa panahon ngayon, medyo maganda, pero hindi pa rin tayo pwede magtiwala kasi mahirap pa rin talaga yung magkasakit at magastos. So, next slide please. Second scenario, which is the scenarios in when patients test possible, however, they don't have any symptoms or they have a very mild symptoms as they don't have underlying dislike or cardiovascular diseases or prolonged disease, and they not elderly, these people can be taken. Ito yung sinasabi natin na sa scenarios na to, meron tayong mga scenario na tinatawag na walang symptoms pero nagpa-positive. So, sa walang symptoms na yan, once the, ayun yung sinasabi natin na kahit gaano natin kalakas, no, once they, we check na na-swab, kasi kung titignan natin, meron sa swabbing, ang RT-PCR ang nakapagbibigay ng tamang identity kung ikaw ay positive. No? Kung titignan natin sa ano niya, nandito ba ako? Parang nawala yan. Okay po, sir. Dinig namin. Ah, okay. Sorry. May napindot lang. So, sa scenario sa to, sa second scenario sa to, sinasabi natin na ito yung papaano natin check ngayon ang mga pasyente. No? Sa first scenario and the second scenario, tinatawag natin to ng checking. No? Once we receive a report coming from the relatives or patient itself na let's say meron itong symptoms, yun nga lang mild symptoms let's say, or
at tawag natin itong walang nararamdamang symptoms, no? Ito yung check natin sa panahon natin ngayon dito sa Pasig, may mga ganyan para mamaraan tayong ginagawa. So once tinawag natin to sa Pasig Command Center, no, ina-analyze kagad ito kung paano re-respondihan, titignan. And then once na-re-respondihan to, may kumukuha to ng SESU o yung Pasig Operation Centers natin, tinatawagan sila, and then ini-schedule to for swabbing. Once nakita ito ng ating mga med technicians na sa kanilang laboratory, at once ito ay na-swab o na-test at nakita nag-positive, so kinukuha agad ito, nalagay sa ating facility, yung COVID facility natin, which is the COVID facility natin dito sa Pasig. Ito ay nasa pinakamalaki natin and dito sa Dizal High School, sa harapan ng bahay namin. No, ito kaya, pero hindi naman kami natatakot, even mga tiga sa harapan ng Dizal High, kasi alam natin na malawak ng Dizal High. So that is the COVID facility ng Pasig. Once na na-check ka na nila na nag-positive ka, although na mild symptoms ka, wala kang nararamdaman, no, yung mga tinatawag nating asymptomatic, walang nararamdaman, ito ay binubuhod ka agad para hindi ka agad ito makahawa pa, no, kasi hindi nga natin alam kung ano magiging effect. Pero sa ngayon, pasalamat tayo, at least meron tayong vaccines na binibigay. Upang sa ganun, magkaroon man tayo, mahawa man tayo, makakadam lang tayo ng mild. No? Compare sa walang vaccine natin na sa ngayon, yung tinatawag nating pinaghihirapan ngayon kung paano tugunan, especially sa mga senior citizens natin. No? Next slide, please. Okay. Ito yung sinasabi nating paano tayo rumeresponde. Yung ang ating barangay health emergency response team o ang ating ambulance crew o yung PEU. Kung paano sila rumeresponde. Hindi ko masyado ano to kasi paliliwanag to sa inyo. Although ito yung nasa screen. Of course, siyempre pag tinawag to sa amin, kapag dumating yung time na naka-receive kami o receive a call, so unang inaalam namin dyan is the name of the patient, location, contact number, symptoms, o yung chief complaint. No? Tapos binabato ito sa C3 o sa health center natin, o sa Pasig Command Center natin, tinatawag to. Tapos then from then, tumatawag ang Pasig Command Center. Bakit kailangan hingin yung ano, yung contact number, no? Importante po ito. Once na we receive a call, bakit inaalam namin yung contact number? Kaninong contact number? Contact number po ito ng relative o yung kasama ninyo sa bahay mismo ng pasyente. And at the same time, or contact number ng pasyente. No? Kung mild symptoms to, takapagsasalita, pwedeng siya ang kaupin. Para may i-assess ni Pasig City o Pasig Command Center natin kung paano siya bibigyan ng karang lunas. So once na na-contact siya, pag nag-return call ang Pasig Command Center natin, tatanungin ka agad niya kung ano yung symptoms siya, ano yung nararamdaman niya, and then at the same time, i-schedule siya. So, i-coordinate siya agad sa operation center o Pasig Operation Center kung dito sa Pasig. Kino-coordinate ka agad ito sa OPSEN, sa operation center natin Pasig, tapos tatawagan ulit siya ng OPSEN, and then i-schedule ngayon siya for swabbing. Now, for the step 2, yung personal protective equipment na sinasabi natin, once na dumating ngayon ang since the schedule na to, no, lalo na kung halimbawa ang patient
DOB o difficult of breathing, huwag kayo natataranta dahil pag nakita nyo ang responder natin ay naka-astronaut. No? Kung halimbawa PEU yan, the compositions of the PEU ng ambulance crew is nurse and EMT. No? So sila na nag-a-assess niyan, nakasuot siya ng gloves, mask, belts, no, naka-boots yan, naka-hazmat suit yan, no? Kung saan makikita niyo ang astronaut, nakakulay puti. Bakit kailangan mag-ganon? Kasi kailangan din namin ng safety, no? Tsaka yung kalusugan namin, kasi mas mahirap naman kung ang response ay mahawa, mas mahirap rumisponde pag wala nang may responde. Okay? The step 3 is the response. COVID cases on the city health office. Yun nga yung sinasabi natin. So the COVID, andyan po sa inyong flash screen, yung hotline. No? Pero wag na natin alisin, ano na po natin yan. Mas madali po kumontak tayo sa Pasig City hotline. No, yung 02-8643-40 is the free call. So kahit naka-cellphone kayo, walang load kayo, pwede nyo tawagan ang 02-8643-40 na kung saan yan ang hotline number ng Pasig Command Center para mas madali kayo makakontak. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, sa paghingi ng ambulansya, napakahirap po responde. And then after that, nagkakaroon tayo ng assessment ng pasyente. Tapos then after that, na-transfer natin to sa hospital. Paano mag-transfer ngayon to hospital? May mga triage systems na tayong sa lahat ng hospital naglagay ng triage area. O triage will be established at the hospital. Yung triage na yan ang determine kung ano ba yung sakit ng pasyente. Kung ito ba ay trauma cause of the COVID, kung ito ba ay vehicular accident sa maraming parte. Okay? Treatment will be based on the assessment in the triage by the hospital personnel. So ang problema lang natin dito, once we called it na from the ambulance, no, into hospital, so ginagawa ng mga ambulance crew natin dyan ay nagkakaroon ng endorsement. So from the endorsement, output dyan sa command center, and then the command center will look out kung anong hospital prepared or neither the hospital, the patient itself or the relative itself may hospital ano na sila. Tawag dito. Meron na silang preferred hospital. No? So tinatanong minsan ng ambulance crew natin, saan po bang hospital yung gustong dalhin? So, siyempre, kayo muna yung unang tinatanong. Then from then, tinatawag sa command center. Then the command center, tatawag nila sa hospital preferred kayo. Kung wala naman kayong hospital preferred, so nagbibigay naman ng suggestions ang ambulance crew kung saan pwedeng dalhin. Of course, dito sa atin sa Pasig, the referral itself is the, kung COVID-19 patients ito, dinadala ito sa Pasig Child Hope o Pasig PCCH, Pasig City Child Hospital o Pasig Child Hope, kung tawagin, that is the refer hospital for COVID-19 dito sa atin sa Pasig. And then, kung dinadala yan ngayon, if ever, na ang symptoms ng pasyente ay medyo malala na, no? Kung halimbawa DOB ito, difficult of breathing, which is binigyan na ng oxygen to, yun, nadadala yan doon. Ngayon, halimbawa mga minor symptoms naman o ano. So, ang another referral hospital natin, Pasig City General Hospital o PCGH or the Rizal Medical Center, ano ang mas malapit sa atin? No? Of course, the priority is the PCGH. Bukod sa PCCH, the PCGH, then the, pangatlo is the MC or Rizal Medical Center, or it depends to the family or relative kung saan nilang hospital dadalhin. Pwede itong iba sinasabi nila dito sa Medical City o kung saan hospital. So that is the flow ng referrals kung how to respond to COVID-19
in terms of sa pagre-respond din natin. Okay? So next. At ito, yung nabagit natin sa slides na to, wash your hands. So wash every time to time, even you ikaw ay umubo o ikaw bumaheg, pumunta ka na restroom, always wash your hands. So kahit saan ka pumunta, always wash your hands. Now, next slide, please. Okay. Itong status na ito, yung barangay status na saan bilang ng dami ng COVID-19 natin dito sa Pasig, as of yesterday, kasi ito ay reported, kasi ang reporting ng ating Pasig City is kung halimbawa ngayong araw na ito, kukunin nila ang datos, yesterday datos, para yun ang ibibigay nila. Ipopost nila na ito yung naging dato. Hindi siya yung datum mismo ng araw na ito kasi wala pang record. Dahil ongoing pa yung assessment yan, ongoing pa yung mga swabbing yan. So para to determine kung ilan yung cases na meron tayo ngayong araw na to. This datos is, kung nakalagay yung papansin ninyo, sa date na ito, is dated the other day. Kasi ito yung pinost ko kahapon na datos na kung saan nakikita nyo kung gaano kaliitan ng numero ng bilang natin dito sa buong Pasig. So as of this yesterday, ang active patient natin is 137 na lang. No? Lagay natin sa first bracket niya, makikita ko yung mga pangalan ng barangay. No? Kung gaano karami na yung mga naging pasyente in confirmed access sa bawat barangay, the second layer. The third column natin is the recovery cases, the recovered patient. And then the pang-apat na column natin is the natal o natal natin yung o yung deaths natin. Kung ilan na yung death o yung namatay sa ating barangay, makikita ron kung gaano na rin karami. That is the whole Pasig. Sa pinakababa makikita ang total number of cases o yung total number of death doon sa ating buong Pasig. Pero sa bawat column na yan, makikita nyo rin kung, sa bawat barangay kung gaano karami at gaano na lang kakonti natitira. The last, natin makikita doon yung active cases. So, halimbawa dito sa atin, sa inyo dyan sa Rosario, the active cases ng Rosario natin is only 15. That is yesterday. Datos. So, hoping na hindi na ito madagdagan pa. Okay, next slide please. Okay. So, last November 4, 2021, napagkaisahan ng Metro Manila League Local Government Unit na ibaba ang re-recommenda ito sa IF at inaprubahan na ibaba na o alisin na ang curfew. No, in Metro Manila lifted starting November 4, that is the curfew. No? Unified curfew ay sa buong Metro Manila. Curfew for minors or those under 18 years old shall be subject to existing ordinances of the Metro Manila Local Government Units. Ano po ibig sabihin yan? It only depends kung halimbawa ang Pasig, like, say, for example, the Pasig meron siyang ordinance na nagsasabi kung ang curfew ay para sa minor ay hanggang ganitong oras na lang o ganito. So, mananatili na lang po yan. Kung depende na lang po yan sa local government unit kung yung existing ordinance nila ay ipinatutupad pa nila or totally lifted. It depends to the local government. That is also the MMDA resolution number 21-25 na kung saan na pinagkaisahan ng buong Metro Manila. So, ulitin ko po, the curfew for minors or those under 18 years old shall be subject to existing ordinance of the Metro Manila Local Government Unit. Next slide, please. Okay, before tayo sa question and answer, siguro pa-assist na lang po ako kung maipapasok yung questions sa chat room.
Babasa na po. Now, before sa question and answer, let me remind po, that according to the IATF resolutions, no, nasa alert level po tayo. It means even the mall, naka-open siya and extended from yung time niya from 11 a.m. to 11 p.m. But kung titignan natin, let me remind everyone, according to the PGH of Philippine General Hospital, according to the doctors doon, nagiging problema ngayon natin, no, is the minor ages, no, yung mga minor de edad natin na kung saan mga wala pang vaccine, no, sila ang mas dumadami na nahahawa ngayon dahil even na wala silang let's say hindi pa sila vaccinated, no, let me remind everyone na paki-careful na lang po kasi mas mahirap po na mas mahawa ang minor. Okay, thank you very much po. We hope na may natutunan kayo, bahagya. Pero kung pag-uusapan kasi natin ang COVID-19, napakalawak po siya. Kulang po yung oras. Okay, thank you po, Sir Romel Solon. So well-explained about COVID-19 and health protocols. And also, pag-present na rin po ng data natin about COVID cases na lumiit na po kumpara sa dati. At kung ano nga ba ang mga gagawin natin kung sakaling makitaan ng symptoms or nag-positive na sa COVID-19. Okay, so let us proceed to the question and answer. Teachers, if you have questions po, pwede po kayong mag-chat doon sa chat box natin. Ayan. Ayan. Wait lang po natin kung may mga papasok na questions. Ayan, sir, mayroon na pong questions. Sa Pasig po ba may curfew sa mga kabataan? Gaya po sabi ko sa inyo, sa ordinance po, city ordinance natin ng Pasig, ipinupost naman po ito sa Public Information Office. Time to time, pwede nyo po itong i-check. In respect to our local government unit, kasi me as part of the MMDA, so we respect kung ano po yung nasa ordinance ng Pasig. Ang, sa pagkakaalam ko, sa ordinance natin ng Pasig for the kabataan from 12 midnight to 4 a.m., I'm not sure kung ito ay in-leaf pa rin nila. Okay, thank you po. And then, as nga po sabi ni Sir, na mag-antabay po tayo sa mga FB page ng Pasig. Next question po, Sir. Gaano katagal ang response sa may suspected COVID patient? Okay. Once na sa response po, miss, depende po ito sa pag-a-analyze kung paano na tinatanggap po ito at kung gaano kadelikado na po o yung kalagayan ng pasyente. The number one is, sabi ko nga kanina, once tinawag na ito sa Pasig Command Center, kaya hinihingi namin ang telephone number ng family or the relative. It depends kasi sa assessment. And also, it depends to the availability sa dami po ng rinerespondihan ng mga ambulansya natin sa ngayon. No, case to case pa rin po tinitingnan natin kung gaano kadelikado. Usually sa ating barangay, since the Rosario, meron tayong ambulance 161 or Rosario ambulance natin, kino-coordinate po, mas maganda i-coordinate po kagad ito sa barangay DRRMO natin na kung saan mas madaling makaresponde. Kung hindi man nila makaya, it's about time na ang proseso po is very simple. The first move gagawin natin, yung tayo mismo sa loob. Ito po pinaka-importante sa lahat, which is wala sa slides kasi. Ito po ang importante sa lahat sa ating nasa mga kasama sa bahay. Kung ang pasyente po ay may nararamdaman o may simptomas ng COVID-19, na alam natin ay simptomas ito ng COVID-19, tayo po mismo dapat na mag-assess na. Hindi lang naisama sa slides kanina, yung halimbawa,
DOB, or difficult of breathing. No, sa difficult of breathing kasi, ina-assess mo kagad yan, dapat family muna nakakakita. May mga tamang pamamaraan, ang nilabas ang PGH o yung Philippine General Hospital, yung right position, baka sakaling nababarado lang yung paghinga. So may mga right positions yan dapat na ilagay. Ngayon, in terms of sa related sa questions natin, kung gano'ng katagal. So the first move na dapat gawin natin is coordinate immediately to our barangay, local barangay, DRRM. Then after that, pag nakapag-coordinate na sa barangay, itatawag na nila ito sa Pasig Command Center. Pero of course, sabi ko nga sa inyo, it depends on how the status, the assessment na mangyayari po sa pasyente. Okay po, thank you sir. Saan po pwedeng mag-avail ng free swab test sa Pasig? Salamat po. From Ma'am Vicky. Apo, Ma'am Vicky, ang free swab test po natin, meron po tayo dyan, binibigay yan ng ating local government unit na kung saan ginagawa ito sa PL, pamantasang lungsod ng Pasig PLP. No? Nga lang, ito ay bago ka tayo, sa pagkakaalam ko po, kapag hindi tayo kasi pwede mag-walk-in para magpa-check o magpa-swab kagad. No? So kailangan to is coordinated the operations center ng Pasig, Pasig Command Center, kung sakaling magpapasob tayo. At it will depend also sa contact tracing kung ikaw ay part of the tracers or involved sa naging positive COVID-19 patient. Pero kung sa gagawin lang natin ito for, let's say, sa trabaho, I think wala yata tayong program pa sa ganun. Puro more on private or sa Red Cross nagpapasab. Pero once na ang, let's say for example, ako gusto kong magpaswab, mag-walk-in ako, hindi po ano. Kung ako ay involved sa, o isa ako sa naging contact ng positive patient, pwede ko sabihin kay Pasig Command Center na ako ay nakasalamuha ng taong may positive COVID patient, para sa ganun, ako mismo i-check nila. Okay. Thank you po, sir. Sir, next question po. Ito yung laging issue po to sa Facebook, sa mga posts. Sang-ayon po ba kayo natanggalin na ang pagsuot ng face shield sa pampublikong lugar? Lagi po ito sa nakikita natin sa mga news po sa social media. Okay, for me, to be honest, oo, tanggalin natin ang face shield. Wala na ba kasi, hindi naman siya proven o na-approve na may kaligtasan ang pagsusuot ng face shield. Hanggat maaaring okay na yung face mask. Kasi nga, tawag dito, depende pa rin kasi ito sa IATF resolutions natin. Pero kung ako tatanungin, tanggalin na natin. Wala namang masama kasi hindi naman proven na nakatulong ito. Pero of course, dahil nakasanayan na rin natin ang pagsusuot ng face shield, yung iba, let's say manatili na lang kung nais na voluntarily na ang tao ay magsuot ng face shield or hindi. Pero kung ako tatanungin, much better tanggalin. Okay. Thank you, sir. Sir, isa pa po. Sang-ayon po ba kayo na naluwagan na ang alert level sa Metro Manila, lalo na po sa mga kabataan na pwede nang makapasok sa malls and parks? Okay. On my own opinion. Kasi for me kasi ako, based ako on kung ano sasabihin niya IATF. No? Kung ako tatanungin, for the long range na nangyari sa atin since 2020 of March up to 2021 of this November, medyo traumatized ang mga bata. So psychologically, emotionally, nagkakaroon ng effect ito na hindi natin nakikita o hindi natin nararamdaman. Kung titignan natin, kung pagpupunta sa park, let's say, ako for me okay.
no? Kasi kailangan ma-develop ng bata, ma-develop natin sa bata yung tamang pakikihalubilo. Pero of course, because of this pandemic, yung protection na sinasabi natin na magsuot lagi ng face mask. At least, at then the same time, maghugas ng kamay or magdala ng alcohol na may pang hand sanitizer sila. Okay. And then the same time, of course, the social distancing. Okay po. Napaka-importante po. And sang-ayon po si Ma'am Elenita, na hindi po ako sang-ayon na ang bata ay makapasok sa park. Or pwede, ay sa mall. Sana pwede lang sila sa park kasi nga po open space. Oo. Naman po. Kung okay, ako tatanungin po ma'am, in terms of sa mall, the difference between the mall and the park, no? Kasi ang mall is the closed space. Closed space is nagpapaikot-ikot lang lalo na kung walang proper ventilation, no? Unang-una titingnan the proper ventilation, the crowded people, kung crowded place, and at the same time is the health protocol kayang sundin. Kasi once we pumasok tayo sa mall, closed space yan, so if ever merong carrier, no, may carrier doon, even we are vaccinated, let me remind po everyone, even we are vaccinated, pwede po tayo maging carrier ng coronavirus o COVID-19. So, yun nga lang, makakapag-transmit tayo ng mild. No, halimbawa ako vaccinated, magiging carrier ako pero makapag-transmit ako ng mild. Paano kung ang nakasalamuhan natin hindi vaccinated? So malaking bagay 'yon. The first is kung ang nakasalamuhan natin ay vaccinated, mahawa ko siya, vaccinated siya, magiging mild siya. Ang symptoms na makukuha niya is mild o hindi siya severe. Kasi medyo mabigat. Kung usapin talaga po ng hawaan ng disease, malaki po ang pagkakaiba ng vaccinated. Kung ikaw ay vaccinated, mahawa ka man, mild symptoms ang mararamdaman natin. Kung close space yan at vaccinated, if kung vaccinated yung nahawaan mo, well, good and well, no? Kasi mahawa siya, mild symptoms makukuha niya. Pero kung hindi siya vaccinated, no? Paano? 'Di ba? Close space 'yan. Ilang daang tao na sa loob niyan na pwedeng mag-transmit sa iyo. So mas mahirap. Now, for the open spaces, no? Vaccinated ka o hindi vaccinated yung bata, at least importante naka face mask. No, then nasusunod pa rin social distancing, yung pakikihalubilo sa kapwa, may social distancing, well, good kasi open siya, no? Nalilipad niya ng pataas, hindi natin itatapon niya ng palayo yung virus na tinatawag natin. So let me remind, very important na kung baksinado tayo, ang vaccinated person is also a carrier pa rin yan at pwede ka pa rin mahawa ng virus na to, pero the difference is mild symptoms lang ang mararanasan natin. The difference between dun sa not vaccinated, especially dun sa mga senior citizen, mahirap kasi magbanggit ang edad na ano, no? Senior citizens natin, sa mga nanay, mga lolo't lola natin, sa mga nanay natin. Once na ito kasi, based on my experience yesterday only, ha? Yesterday po. May tinugunan akong pasyente which is 97 years old, pero ang problema is not vaccinated siya. Hindi siya vaccinado po. Kaya hindi namin alam the symptoms itself pinakita ng pasyente, no, pinakita doon na ano niya mas mahirap po, mas severe kasi na cases ang nararamdaman ngayon ng mga hindi vaccinated patient, lalo na sa mga senior. Okay po, thank you sir. From Sir Nilo po, may mga gumagamit po ng air purifier na nakakwintas sa leeg. Ano po ba ang epekto nito kung nasa open air or nasa enclosed spaces? Salamat po.
Apo. Sir, for the air purifier po, hindi po ako ganun ka tawag dito. Kapaniwala. Hindi ako masyadong ano sa trust ng air purifier na nakalagay sa quintas lagi. Although sinasabi nga na naiproprotection dahil yung air purifier is nagpapalayo siya ng hangin at pinipurify niya yung pumapasok sa iyo. Pero we are not sure kung gaano ka-effective naman ito. Okay, thank you po. From Sir Andy, as a senior high school teacher, ano po dapat ang stand namin sa mga students na ayaw magpa-vaccine due to their religious belief and affiliation? Do we need to give our insights or are we just simply being neutral? Well, for me kasi sabi nga sa batas po, no, medyo salimuot po yung ating kasalukuyang ganyang pangyayari. Sinasabi nga po sa batas na hindi naman po natin pwede persahin yung mga ayaw na magpabaksin. Pero educate them kung gaano kahalaga ang may isang baksinado. Kasi hindi natin pwedeng, eto kasi kailangan ito, ganyan. Hindi po pwede. Respect po natin kung ano yung belief nila dahil nasa batas naman po yan, sinasabi ng batas na hindi natin persahin kung ayaw nila magpabaksin. Pero ang importante dito for me is educate them bilang isang teacher, i-educate natin kung gaano at ano ang kahalagahan ng baksinado sa hindi baksinado. Okay, thank you po. Sir, in the near future po, magiging mandatory daw po ang pagbabaksin sa mga kabataan? Or pwede pa rin tumanggi? In the future po, hindi po natin kayang sabihin yan. Let the IATF kung ano yung maging guidelines po nila. So far, hindi po tayo pa pwede makapagsalita po ng ganun pa. Hoping okay. Na hintay na lang po natin yung order po ng IATF. Okay, thank you, sir. Last question po. Ano po ang pwede nyo maging ma-advise po sa amin, mga teachers and students, kung sakaling magkaroon na po ng face-to-face classes? Oh, yun. Kung sakaling po tayo magkaroon ng face-to-face classes po, kung I don't know kung nakapag-fill up o isa sa 100 schools, kung sino-sino na sa 100 schools na nakapasok. If ever po na magkaroon po tayo ng face-to-face classes, I would suggest pa rin po follow still the health protocol and then kung ano po yung order at sabihin ni IATF. Ngayon, ang ina-advise ko na lang din po dyan if ever na ano, is don't ingat pa rin po. Kung ano po yung nararapat, yun po ang gawin natin. Okay, maraming salamat po to our eloquent speakers, Sir Eric, Sir Antinero, and Sir Solon, na naglaan ng oras ngayong araw. We are very fortunate po dahil shinare niyo po sa aming lahat ang ideas, knowledge, information, and tips in relation to the topics you have discussed. Eusebio High School family is very thankful for your presence today. Sobrang na-appreciate po namin ang involvement nyo po sa kabila ng inyong busy schedule. Nakasama pa rin po namin kayo since day 1 to day 5 ng ating Brigada Eskwela SDRMM webinars. Para po sa pasasalamat namin sa inyo, our school would like to award this certificate of recognition. Next slide, sir. This certificate of recognition are awarded to Sir Romel M. Solon. Next slide, sir. Sir Eric James R. Garcia. Sir Romel J. Antinero. Sir Romel C. Halili. And Sir Christian B. Villa Pranca for their participation as resource speakers in the Brigada Eskwela SDRMM Precaution to COVID-19 Webinar 2021. It was COVID, protection mo, protection ko, on November 10,
2021, given this 10th of November 2021 at Eusebio High School, Rosario, Pasig City, to be signed by Sir Aguido H. Arenyego, our EHS-DRMM Coordinator, Ma'am Gemma L. Rubillos, EHS Brigada Eskwela Coordinator, and Ma'am Annalyn M. Makasinag, School Principal of Eusebio High School. Let us give them a virtual round of applause. Palakpakan po natin. Thank you po, sir. Okay. And now, let me call on Ma'am Gemma L. Rubillos, EHS Brigada Eskwela Coordinator, for her closing remarks. Thank you, Ma'am Marella. Thank you. Welcome, ma'am. To our ever-supportive school principal, Ma'am Annalyn Miranda Makasinag, to our ASTP from the junior high school, Ma'am Nanita Villanon, from senior high school, Sir Rafi Dimaga, to all the head teachers, coordinators, subject coordinators, master teachers, teachers, parents, and students, good morning. We cannot stop natural disaster, but we can arm ourselves with knowledge so many lives would not have to be lost if there was enough disaster preparedness. That's what a Czech model and philanthropist Petra Nemkova said. Do you agree? Well, I do too. So no matter what disaster we enter, we need to be ready always. Like what transpired during our 5 days webinar, from learning facts about first aid to the importance of duck, cover, and hold during earthquake, proper use of the fire extinguisher and the fire exit plan, what to do during flood, and today, about the precaution of COVID-19. COVID-19 breaks all records of disaster. Kung merong mang mother of all disaster, si COVID-19 na po yun. That's a joke. I've been listening to our speaker and sabi nga niya, although the IATF announced na under alert level 2 na po tayo, we still need to observe safety, especially pagwawash ng hands, pagsuot ng face mask and face shield, and kung pwede lang, yung sanitizer natin and alcohol should be mixed. And with that, thank God, kasi although it is not yet over, at least it is now under control. It only takes courage and bayanihan to fight COVID-19. And with this webinar series, the Eusebio High School Brigada Escuela team and the School Disaster Risk Reduction Management team would like to take this opportunity to thank our speakers who took the challenge to speak before us, despite the fact that we know that they are men of action than words. To the team of the BDRRMO of Barangay Santo Tomas Rosario, headed by Mr. Romel Antinero, Mr. Eric James Garcia, Mr. Romel Halili, Mr. Christian Villafranca, and our today's speaker, Mr. Romel M. Solon, thank you so much. Indeed, all of you are truly responders in times of accidents and disasters. And of course, the people who bind us with them, our great alumni from Rizal High School Annex Rosario, Mr. Eric James Garcia and Mr. Romel Halili, thank you po. Eusebio High School, truly proud of you. And to our dear parents, students, head teachers, the ample time you shared with us in this webinar series shows your support in our school. You show your support in our school endeavors. And with that, thank you so much po. The program committee headed by Ma'am Vera and Ma'am Annika, to the speaker and to the MCs of the 5 webinars, thank you so much. And indeed, you never failed to impress me. Kahit madalian, kahit ano mangyari, intact pa rin kayo. Thank you for that. And to all ICT team who helped with the technical prowess or to share their technical prowess with us, thank you. Thank you very much, Ma'am
Bea and Sir Romel and all those people who helped in the technical team, thank you so much. There is no doubt that we are currently living in unprecedented times. Thus, with all the uncertainty, it is really hard to see where God and his plan fits in any of these calamities. Nevertheless, we still need to keep our faith and keep ourselves healthy, safe, and vigilant. With that, good morning once again, and thank you so much. Okay, thank you po, Ma'am Gemma, for your hard work in handling Brigada Escuela 2021. And I also, I would like to acknowledge the program management team, overall chairperson, Ma'am Annalyn M. Makasinag, co-chairpersons, Ma'am Mildred Manubag and Ma'am Elena V. Peralta, Ma'am Gemma L. Rubilos, and Sir Aguido H. Areniego. And for the facilitators, documentation, program implementation, and technical working group team. Paalala po, ang attendance po natin ay naisend na sa GC ng Eusebio High School faculty, and then nandito rin po ito sa Zoom. Also, reminder po, magkakaroon po tayo ng fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa November 11, 2021 at 8 o'clock in the morning. Students and teachers, don't forget po na mag-duck, cover and hold at mag-picture po at isend natin sa GC ng inyong advisor at sa GC ng ating department. Before we end this session, gusto ko lang po ulitin yung sinabi ni Sir Rafi Maga kanina na we are in this together and we will get through this together. Get a COVID vaccine, wash your hands often, wear a mask, keep your distance, and follow health protocol. Iwas COVID, protection mo, protection ko. Maraming salamat po. Ayan, ma'am, magkakaroon po ba tayo ng photo op? Yes, please. Okay po. Sino po ang mag-print screen? Ma'am, documentation po natin sila, Ma'am Sherwina. Hindi po, ma'am. Okay na po.